Time check, it's already 9 in the evening. Guess what? I'm not feeling well. I have asthma po. Like, 2 days na po siya ngayon. sobrang kulit na naman po ni Lee. So, today po, hindi ko in-expect na after 3 years po is aatakehin po ako ng asthma. Lalo na po na nandito yung ano, yung papi ko, si Lizzie. Sobrang nahihirapan po ako kasi ako lang po yung nag-aalaga sa kanya at yung partner ko po, busy kasi siya lagi. And you know what? Absent po ako 2 days ng dahil po sa asthma ko. Iniiwasan ko talaga lahat. Pero kasi biglang dumating, nagkasakit ako. Eto na nga, hinika ako. And hindi naman siya ganun talaga kalala. Inatake lang talaga ako. Like, hinihika ako na hindi ako masyado makahinga. Nagmamas na lang po ako para makaiwas po sa mga alikabo at sa balibo ni Lizzie. Worried po ako ngayon eh kasi at the age of 4 months old pa si Lizzie, spoiled kasi siya sa akin kasi syempre baby pa si Lizzie, parati ko siyang kinakarga kasi na spoiled nga siya dahil sa kakagarga ko lagi sa kanya. Siguro isa na rin yung cause na bakit inubo ako, bakit hinika ako kasi isa na yun yung allergy mo sa aso. And si Lizzie po kasi is palagi ko siyang katabi matulog, palagi siyang nasa bed ko, and hindi po siya nagpapalagay sa cage kasi ayaw niya, hindi siya nasanay nilalagay sa cage po. So about po sa condition ko, so yun na nga, hindi pa ako masyado okay. And para malagaan ko si Lizzie is nagmamas na lang po ako, pinipilit ko na lang, and yun na nga, nagmamas ako palagi para hindi ako makaamoy sa balibo niya and sa amoy niya. Bawal kasi yun, pag may hika ka, may asthma ka, bawal ka po sa aso. So ang ginagawa ko parati para maiwasan ko yun, para hindi siya masyadong lumala. And naglilinis po ako sa bed, naglilinis po ako sa paligid-ligid kung saan nagatakbo-takbo si Lizzie. And si Lizzie po kasi is makulit. 2 months old lang po siya na nakuha ko galing po sa breeder niya. And hanggang nag-ano na po siya, 3 months na po siya sa akin dito. And 3 months to 4 months. 4 months old na po si Lizzie ngayon. So makulit na siya and medyo picky food na din po siya. Today ito na nga yun, i-share ko. Hindi madali mag-alaga po ng Shih Tzu, lalo na ang magkasakit ka. Isa na rin yun sa dapat i-prepare mo bago ka mag-alaga po ng puppy is make sure po na healthy ka palagi kasi naka-focus ka lang talaga sa puppy mo. So aside po sa mga essentials na need po ng puppy is kailangan ka din mag-alaga sa sarili mo first. Iisipin nyo din po yung sarili nyo bago kayo mag-alaga ng puppy. Lalo na po kung may asthma ka, may hika ka, and it's not easy po na mag-alaga po sa puppy nyo kasi hindi nyo alam kasi ang balibo po nila is nakaka-allergy po yun sa asthma, and isa na rin yung baho po nila, and kahit po paliliguan nyo yung aso nyo is hindi talaga maiwasan na isa na yun sa nagkakos ng sakit. So, as a first time for mom, inisip ko na po yun na may sakit po ako, may asthma po ako. Wait, nagpupo siya! So, as a first time for mom of my 4 baby, it's not easy talaga. Nakaka-stress minsan, lalo na baby pa yung inaalagaan nyo. Kasi si Lizzie 4 months old pa. And ewan ko na lang, nakaka-stress. Pero masaya naman din ako every morning kasi kahit ilang oras lang yung tulog ko is na nagiging okay na lang din ako kasi masaya ako pag masaya din si Lizzie. Si Lizzie lang po talaga is na-spoiled ko lang po talaga siya sa pagkarga. Pag nandito siya sa tabi ko, pag nandito siya nakikita niya ako is kinakarga ko kasi siya. Isa na din yun sa
nasanay ko siya. And yun na nga, hindi siya mapakali pag nakita niya ako. It's normal na magbabark talaga siya. Isa na rin po sa advice ko na huwag niyo siya masyadong i-baby para naman masanay din siya na like she plays like her own. Hindi na siya magbabark sa iyo. Dapat kasi minsan tinitrain ko din si Lizzie na ano siya eh, like hindi ko siya pinapansin minsan. Pinapractice ko siya, like 1 week na po pinapractice ko siya na binabaliwala ko siya minsan para naman masanay siya. And kasi lumalaki si Lizzie na sobrang spoiled po siya sa akin. Lalo na po sa food and sa toys niya. So yun. So ngayon, si Lizzie ay hindi ko pinapansin. Isa na yun sa train ko sa kanya ang hindi ko siya papansinin pag dito ako sa bed para masanay siya. And as of now, kasi may sakit pa ako, kaya sinanay ko siya talaga. Splak yarn. Magiging okay na din ako soon para naman maalagaan ko siya ng maayos. Kasi naawa ko sa kanya. Hindi ko siya makuha sa cage minsan. Kahit iyak na iyak siya sa cage po. Kasi yun na nga. Nagpapa-okay ako para man din maalagaan ko siya ng maayos. So, naku, nagkagat-kagat na naman ng ibang ano gamit ko. Minsan, tawa na lang talaga ako sa kanya. Kahit stress na stress ako. So, hindi mawawala ang alcohol. Gumagamit ako ng alcohol when it comes. Lizzie! Gumagamit ako ng alcohol, lalo na ngayon na nagkasakit ako. And need ko yon. Tsaka inhaler po. Gumagamit ako ng inhaler. Tapos bumili ako kanina ng Paulinement para magiging okay ako. And I pray for that. Para maalagaan ko siya ng maayos. Kasi kawawa naman din po si Lizzie. Ako kasi nagpapaserve sa kanya ng pagkain, ng vitamins niya, lahat-lahat. Kung gusto niya maglaro. And sa mga poof niya, ako lahat. Kasi busy yung mami niya. Busy yung isang mami niya. And so yun. Ito yung advice ko lang sa mga first time for mom. Like, it's normal, no, na i-binibaby niyo siya, like, para talagang totoong tao. And hindi lang po siguro normal na araw-araw, like, i-train niyo po siya na minsan babaliwalain niyo siya. Para naman, hindi siya ma-spoil sa inyo. Kasi like me, as a first time for mom, is nagtatrabaho po ako ng night shift. And every 3 a.m. po yung uwi ko. And pag uwi ko, hindi ko siya kinukuha sa cage niya. Hinahayaan ko siya doon pag magising siya kasi tulog siya, diba? So pagising niya, pag uwi ko, gising siya. And hindi ko siya kinukuha, binabaliwala ko siya. Para naman din masanay siya na, masanay siya sa cage. Like, masanay siya kung gusto niya maglaro, masanay siya, hindi na niya ako tatawagin. Kasi as of now, nag on training pa si Lizzie for that. Sa ngayon kasi pag nakikita niya ako is palagi siyang nagbabark talaga. Kasi magpapakarga siya, magpapakuha siya sa cage kasi gusto niya maglabas. And kasi ito kasi ni room na to na inupahan ko is maliit lang po to para sa partner ko kasi dalawa lang kami and dalawa kami dito and so yun na nga, and hindi po fit si Lizzie dito na magtakbo-takbo kasi kwarto lang po. So, by ano naman po, mag-transfer naman po kami sa Monday, by Monday, malaki na po yung kwarto and makapag-takbo-takbo na po si Lizzie kung saan. So, yun, back to Lizzie. So, yun, hindi talaga, it's easy talaga mag-alaga ng puppy. So, make sure na mag-alaga kayo ng puppy is make sure na lang po na yun, maalagaan nyo siya ng maayos, like sa food, sa vitamins, hindi nyo siya pinapababayaan. And isa na din po sa pag-train yun, yung snacks niya. After kayo, kung gusto nyo siya i-train, like Lizzie po, ito po yung video. Yan, nag-poop siya, tapos yun,
gine-grade ko siya, like, very good, like, here's your snacks. Like, pinapakain ko siya ng treats after pag gumagawa siya ng mabuti, pag nakukuha niya yung train ko sa kanya. So, yun. And as of now, naglalaro-laro siya. Alam niyo ba na ilan oras lang yung tulog ko sa morning? Isipin mo, 3 a.m. ako mag-uwi. Tapos, tulog na ako 4 a.m. 5 a.m. until 7 p.m. Minsan na nga, 2 oras lang yung tulog ko kasi ginigising ako ni Lizzie. Excuse me. Ayaw ko sa kanya, hindi ko naman siya pinapansin. Nagpapatay naman ako ng ilaw pero... Ay, nakakadistorbo sa tulog ko, bark ng bark, kasi gusto magpakuha, and gusto nga siya tatabi sa akin, and isa na yun yung tinetrain ko siyang baliwalain na para masanay siya, na kahit mag-isa siya, masasanay siya, and yun, masasanay din siya sa cage. Isa na yun yung ano ko sa kanya, yung pag-train ko sa kanya. So, sa mga gustong mag-alaga dyan ng mga Shih Tzu puppy or any puppy or any small breed puppy, is make sure na bibilihin nyo muna yung mga needs niya. And needs muna niya kahit hindi na muna yung wants. Like toys, treats, cage, a dog bowl, like bottle feed, vitamins. Yun na muna yung mga binanggit ko. And yun talaga ang mga needs muna ng puppy, and later on na yung mga toys niya, kasi pag first time kayo mag-aalaga ng puppies, adjust po kasi siya sa new home niya, galing sa breeder talaga niya, so mag-adjust siya ng like 2 weeks po, ganun. So hindi ipa po siya ganun maglaro-laro sa mga toys niya, so pwede yun, pwede yung later na lang po yung mga toys niya. Kasi hilig sila magngat-ngat ng kamay, magkagat-kagat. Yun yung hilig nila. So, para maiwasan nyo siya ng ganyan, so, dapat later on, bibilhan nyo din siya ng mga toys na mga soft lang, yung soft lang na pwede niyang kagat-kagatin. So, sa food naman po ni Lizzie is, at the age of 4 months old, is medyo mapili na po siya sa pagkain. Like, pinapakain ko na po siya ngayon ng... Ano po, medyo soft na dog food. Ilalagyan ko po siya ng hot water para medyo lumambot siya. Hinahaluan ko din siya ng potato na naka-boiled na. Siyempre, pinapalamig ko muna yun bago ko siya papakain nun. Kasi mapili na siya eh. Hindi, ayaw na niya sa mga pagkain na mga hard. Yung mga matigas pa. So, yun yung kinakain niya. Minsan, nagbo-boil din ako ng carrots. Yun lang muna ang... potato minsan, carrots din minsan. So, nagugustuhan naman din niya. Pwede din ang kalamunga. Pwede din yun. Oh, eto, magpapakarga na naman. Kagat-kagat mo naman sa oh.